Good morning po mga nakatag, Carbel here. Bluebird! At syempre, timely na timely dahil nga tayo eh nagse-celebrate ngayon ang ating araw ng kasarinlan. Yeah. What better way to kickstart ang ating celebration than to uplift, 'di ba, Filipino excellence? At ito na nga, excited na excited tayo. Itong grupo na may interview natin today, ibang level, namamayagpag locally pati internationally. Kaya naman talaga proud na proud tayo to be Pinoy. Ito na, I'm sure lahat ng mga listeners natin, lalo-lalo na mga 18, ayan, excited nang marinig. We have with us the multi-awarded people pop super group SB19. Yay! Kumusta naman po? Oh, kumusta naman kayo diyan? Parang ano, parang busy-busy ang life niyo ngayon ah. Yes po. Currently po dito kami sa aming media launch po for the release ng aming latest EP na Pagsatag. So, ayun po, ngayon po medyo maraming interviews and of course mamaya may performance kami. Ayun na nga, 'di ba? Alam naman nating lahat that the members have also been very busy doing their solo projects. Pero nung ito na nagsama-sama ulit kayo, grabe, with a bang. Ito na nga ang pag-release ng my second EP nyo, ang Pagtatag, tama ba? Yes po, tama po yan. Pagtatag. Okay, ano ba ang may expect natin dito sa inyong second EP? Yung EP po namin, meron din po siyang anim na kanta, katulad po nung nauna na from Pagsiboy, ngayon po Pagtatag, meron po ulit siyang anim na kanta at may iba't ibang genre po ang bawat kanta. So, meron pong EDM, merong R&B, merong ballads, and sana po, ayun po, sana po magustuhan ng marami. Pero tanong ko lang, slight lang siguro to. So, meron bang pagkakaiba itong EP nyo na Pagtatag? Meron bang pagkakaiba sa una nyong na-release na? Yes po, syempre po, meron tong pagkakaiba. Although, connected po sila. Kasi nga po, parte po sila ng trilogy from Pagsibol to Pagtatag. Although, syempre po, magkakaiba yung genre, may bagong genre, magkakaiba yung meaning ng kanta. Related po sila sa isa't isa. So, yung kwento po nila ay magkakonect. And ayun po, sana po parang maintindihan or makita po ng marami kung ano yung connection ng mga kanta na yon. And ayun po. Alam nyo, excited na rin tayo dito sa Tag 91.1 kasi kahit dito sa UAE, ang dami-dami talagang nagre-request for your songs. At ito na nga ang recently na pinapatugtog namin ay yung song nyo na Gento. As in, talagang meron kami yung mga countdowns namin at laging kasama itong song na to. At ito pa, nabibilib tayo, Bluebird. Hindi mo ba alam na itong Gento, ha? Pasok siya. Hello, top 10 kasali sa Billboard World Digital Song Sales Chart nung lumabas. Ano ang feeling, guys? Ang mga ka-level nyo doon, ha? BTS, okay? Selena Gomez, and Hype. Ah, di ba? Ako nga eh, sabihin lang yun, napaproud na ako bilang Pinoy. What more kayo pa mismo ang artist na gumawa to make this happen? Kami po mismo, nagugulat kami eh. Sa ano namin nalaman na yun, na biray mo po, umaabot na tayo sa ganung level. Dati po parang pangarap lang po lahat na parang nagbibiro-biroan lang na mapapasama po kami sa Billboard charts and ayun, world sales, ano ba yun? World Digital Sales, yes. Chart, ayun. Ayun po talagang nagkakaroon po kami ng motivation para po, syempre, since meron na pong opportunity, kailangan po talaga namin na mas itaas yung driving na namin. May driving force para mas galing yung mapo namin at sa susunod po talagang number one na. We'll make it happen at hindi yan ano ha, hindi kataka-taka mangyayari yan. Sa galing pa, sa talento nyo pa lang eh, talagang mangyayari yan. Pero ito naman, since pinag-usapan natin itong Ginto pala, gusto ko naming malaman, ano ang mensahe nitong Ginto at saka anong ibig sabihin nitong salitang Gento? Anong meaning mismo niya? Well, yung Gento ko, ang ibig sabihin po niyan ay parang contracted word po siya na nanggaling sa word na ganito. Gento, ganito. Doon po sa kanta po namin na Gento, gusto lang po namin sabihin na Gento kami, Gento ang SB19. Hindi madali yung mga pinagagawa namin. Hindi madali yung talagang yung nag-journey namin dito sa
hindi namin ito ng pagtatag. Pero syempre, hindi naman kami susuko doon. Hindi kami titigil doon sa kung ano yung meron kami. Kasi maraming naniniwala sa amin. And talaga namang, ang gusto natin lahat ay matching yung vote. So, ayun po. Ito, nandito kami para sabihin na, gento kami. Gento ang SP na yun. At alam mo, ang nakakatuwa dyan, di ba, hindi lang kami mga fans at hindi lang yung mga ibang lahi ang nakaka-appreciate ng mga songs nyo. Alam mo, pati na rin ang kapwa artist nyo, OPM artist. And isa sa mababanggit ko is V. Chito Miranda. Talaga naman, anong na-feel nyo? Pinit pa niya yun, ha? Sabi niya talagang iba, iba, napakagaling nyo talaga. Kaya paano naman kayo mababash kung ganyang kagaling ang pinapakita nyo at talagang hangang-hanga sila, siya at saka si Nery Miranda. Anong na-feel nyo nung nagbitaw siya ng mga ganyang tweets sa social media? Siyempre, bukod po sa happy. Bukod po sa magiging happy, siyempre, mas na-proud po kami sa, alam po, sa sarili namin, sa group namin. Kasi siyempre, Sir Chito Miranda, alam mo natin na ano yan, Lodi yan, napatikan po yan. Tapos, parang like him na talagang masabihan ng ganong klaseng bagay, parang masabihan niyang magaling talaga kami. Siyempre, nakakilig and at the same time, mas nakaka-inspire po as an artist na mas galingan pa po namin sa lahat ng ginagawa namin. Kasi parang sinabi po niya na talagang, kasi sinabi niya ito, magaling talaga sila. Parang sinabi niya ito talaga na parang nandun kami sa level na talaga napahanga natin siya. Kaya, ayun po. Super thankful kami. Happy na napapansin na rin po kami hindi lang ng mga fans ng casual. Pati rin po ng mga ibang OPM legends dito sa Pilipinas. Kaya thankful po. Ano naman ang masahan sa mga fans nyo sa upcoming nyo na tour sa Pilipinas at saka US tour nyo? Dali, samahan nyo na ng Middle East. Kung napanood po nila ang nakaraang Wyatt tour namin, sigurado po mas magugustuhan nila itong susunod tour namin. Kasi po talagang kinagandaan po namin na matagal na panahon at syempre ngayon po na parang may creative freedom po kami lahat po talaga. Mas nilayapitapa po namin. Sure na sure po ako na ma-showcase po itong pagtatag TV sa tour na gaganapin kasi po lahat po binubos talaga namin dito. Ayun! At syempre, hindi namin to i-end. Wala kayong mensahe sa mga loyal and avid fan nyo. Lalo-lalo na dito sa UAE. 18! All over the world. Sobrang namimiss namin kayo. Sobrang namiss din namin ang Itablado. Ito na naman ang panahon para magkita-kita tayo at celebrate ang musika na talaga namang istorya nating lahat. So, nagpapasalamat kami sa walang sawang suporta nyo. And syempre, magkita-kita po tayo dyan. Abangan nyo po kami. And miss you guys a lot. Mahal lang kayo. Kayo ang aming inspirasyon. Magkita-kita po tayo. Yes. Salamat po. Especially UAE18, magkita-kita tayo dyan. Kapani kami dyan. Ayan! Thank you so much! Ayan nga, kaka-release pa lang ang kanilang second LB na pagtatag. Narinig nyo ang ating paboritong multi-awarded P-pop supergroup SB19. Thank you so much, guys! Tag 91.1 Pinoy talaga!